taga Isabela ka kung marunong kang gumawa nito. Ang isa sa sikat na delicacies ng Isabela tuwing Holy Week ang binalay or dendelo. Tara na, umpisahan na natin ang pagluluto. Meron tayo ditong panutsa, matamis na bao or sangkaka o ano pa man ang tawag nyo dyan. At meron din tayong 1 litrong kakang gata. Pakukuluan lang natin yan hanggang makuha natin yung kanyang latik. And sa ating panutsa naman, bibiyakin lang natin to para mas madaling maluto. Gumamit lang tayo dito ng 1 buong panutsa. Then, pag ang ating latik ay nag-brown na, kagaya niyan, hiwalay lang tayo ng konting langis ng latik at gagamitin natin mamaya na pangpunas ng ating dahon ng saging para hindi manikit ang ating dendelo. Dapat ang ating latik ay medyo light brown lang siya, hindi dapat siya sunog para hindi mapait. Then, lagyan natin ng 1 cup na tubig. Antayin na lang natin kumulo, saka natin ilagay ang ating panutsa. Halu-haluin lang natin, lutuin sa mahinang apoy para hindi agad masunog hanggang sa ito ay lumapot kagaya niyan. Dahil ready na ang ating sauce, gagawa naman tayo ng ating isasawsaw. Yung ating malagkit na binalot sa dahon ng saging. Meron tayo ditong 1 kilo ng glutinous rice flour. At kumuha tayo ng 1 lagayan na pwedeng paghaluan. Ilagay natin lahat yan ang ating glutinous flour na 1 kilo. Then, lagyan natin ng 1 cup ng tubig. Haluin natin habang nilalagyan ng tubig. Dahan-dahan lang ang paglagay para hindi masobrahan. Mag-add tayo ng pakunti-kunting tubig kung kinakailangan hanggang maabot natin ang tamang consistency ng ating mixture. Dapat ay hindi siya sobrang dry at hindi rin siya sobrang basa. Ganyan lang po dapat ang consistency ng ating glutinous rice mixture. Gagamit tayo dito ng dahon ng saging na nilalat sa apoy para hindi mapunit pag ating ginamit na pambalot. Ngayon, lalagyan natin siya ng ating hiniwalay kanina na langis ng ating nilatik na niyog. Maglagay lang tayo dito ng 1 scoop. Depende sa size na gusto nyo. Pwedeng maliit, pwedeng malaki, pero mas maganda kung katamtaman lang ang laki ng ating babalutin. Kagaya niyan. Ibalot lang natin ng ganyan and then i-fold ang magkabilang dulo. So ayan, ganyan lang sa kasimple. Gawin natin yan hanggang sa maubos ang ating mixture. Usually, ang dendelot ay ginagawa dito sa amin during Semana Santa or Holy Week. Ito na lahat ang ating nagawa. So, ready na for steam ang ating dendelot. Gumamit ako dito ng 1 electric steamer. Pwede kayong gumamit ng kahit anong steamer na meron kayo. Ilagay lang natin yan, isalansan ng maayos para hindi lumabas ang laman habang ini-steam natin. Lagyan ng takip. At ready na for steam ang ating dendelot. Steam lang natin siya ng around 30 minutes. After 30 minutes, ready na ang ating binalay or dendelot. So, tikman na natin. Ayan, buksan natin ang 1. As you can see, hindi siya dumikit sa dahon. Madali siyang matanggal dahil doon sa langis ng latik na inilagay natin. Pwede rin namang ordinary oil or cooking oil ang gamitin natin kung wala kayong naihiwalay or nakalimutan nyo mag-separate ng langis ng ating latik. Ilagay lang sa ibabaw ang ating sauce na ginawa kanina. So, ayan, meron na tayong masarap at malambot na dendelot. Alo na pag natikman nyo yung combination ng latik at panutsa na ating sauce. Ang sarap niya. At ang maganda dito ay pwede nyo siyang i-imbak sa inyong rep, pati ang ating sauce, pwede siyang tumagal ng hanggang 1 buwan o higit pa. So anytime na gusto nyong kumain, steam nyo lang. Alapit na naman ang mahal na araw, kaya gawa na tayo para matikman nyo ang 1 sa mga delicacy ng aming probinsya ng Isabela.